Ilan sa ating mga kababayan ang ngayon pa lamang ay bumisita na sa sementeryo para dalawin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Pero may ilang hindi pinayagang makapasok dahil kasama ang kanilang mga anak. Dahil dyan may paalala ang MMDA sa publiko. Si Karen Villanda sa detalye. Rise and shine, Karen! Matapos ang anunsyo ng Interagency Task Force Against COVID-19 ukol sa pagsasara ng mga sementeryo simula October 29 hanggang November 2 upang maiwasan ang mass gathering sa UNDAS 2021. Ilang mga kababayan natin ang maagang bumisita sa Manila North Cemetery kahapon ng umaga. Nakunti po ang tao, hindi masabay sa maramihan. Nag-a-adapt din po. Ganun po talaga, new normal. Isang gate lamang ang bukas sa Manila North Cemetery. Hindi nahanapan ang vaccination card. Maaaring magdala ng pagkain pero sasailalim muna sa temperature check at kukumpiskahin ang mga dinelang matutulis sa bagay. Alak, lighter o iba pang maaaring pagmula ng apoy. Pero ang ilan sa mga bumisita ay hindi nakapasok dahil isinama ang kanilang mga anak sa sementeryo na mahigpit pang ipinagbabawal sa ngayon. Bawal po talaga sa loob, ma'am. Protocol po kasi ngayon yan. Na-expect namin kasi level 3 na, so mas maluwag na dapat. Tsaka kasi dadalaw kami sa father namin, birthday kasi ngayon. Wala po kasi maiwanan sa bahay po. Kaya po sinama na po namin, tsaka birthday po kasi ng father namin. Tsaka sandali lang po naman kami. Paglilinaw ng bagong talagang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority, hindi dapat malito ang mga tao dahil ang anunsyo sa pagpapahintulot na lumabas ang mga 18 years old pababa ay kung essential lamang ang gagawin. Halimbawa ay ang pagpunta sa ospital, kung mag-exercise o di kaya ay babiyahe ng may kasamang nakatatanda pero hindi kasama sa maaari nilang puntahan ang mga sementeryo. Sang-ayon naman dito ang pamunaan ng Manila North Cemetery. Lalo't iniiwasan na dumami ang mga tao sa sementeryo na tuwing undas ay milyon-milyon ang nagtutungo dito. Pag pinayagan na namin yan talagang kumbaga nagiging barkadahan ang punta dito. Hindi naman po talaga ang purpose even po dun sa libing. Dumadami sila. So sila na po yung iniisip namin na niles namin. Paalala ng IATF, 30% lamang dapat ang kapasidad sa mga sementeryo at 10 lamang ang dapat magkakasama kada grupo. Maari lamang tumaas sa 50% capacity kung papayagan ng LGU. Ayon sa pamunaan ng Manila North Cemetery, October 29 noong nakaraang taon ay umabot sa higit 26,000 ang mga dumadalaw kada araw. At dahil sa direktiba ng IATF, hanggang 5 PM ng October 28 na lamang papayagan ang pagdalaw sa Manila North Cemetery pero tatanggap pa rin ng libing. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.